Yan guys. First crash ng aking drone. Napalit ako ng nasa 10 meters ano siya. Mga 10 meters tumama diyan sa wire. Kaya mapalit ako ng propeller. Kabilaan. Madali man lang siyang tanggalin yung propeller. And then may extra naman ako ng mga propeller. Ayan siya. Then may guide naman ito guys. Makikita nyo dito. Ito ay para dito sa kabilaan. Ayan. Then pupost ko din yung crush ko. Para maging aral din. Ayan. Madali man lang siya tanggalin guys yung kanyang tornilyo. Kaya palitan na natin itong isa. Itong B, may guide naman siya. Para yan dito. Di unahin ko muna dito. Papalitan ko din niya. Lahat ko na guys siya papalitan kasi lahat siya may tama. Ayan. Medyo maingay na din. Ayan. For the first time mag-crush. Mayroon siyang extra din na tornilyo. Para ba? Ayan. Kala ko ay basag ang ating DJI. Medyo mataas tapos bumagsak siya pa sa simento. Makalaking tulong ito guys. Hindi naapektuhan yung gimbal niya. Itong gimbal protector. Yan, kabit natin. Nararamdaman nyo siya kung higpit man na siya yung kabila. Palitan na natin guys itong ano nyo. Kulang kung tama. And then itong kabila natin din yung dito. Tanggalin din muna siya.
Dalhin natin. Silipad lang tayo ng propeller pag nasa taas na. Ayan, testing natin kung successful yung pagpalit natin ng propeller. Lagay natin ulit itong gimbal protector. Napakalaking tulong ito guys. Kung hindi wala ito, sigurado dog itong gimbal ko. Ayan, kala ko kaputol yung arm, nagtiklop pala siya kasi itong tumama eh. Ayan, ayan pa yung tama eh. Ayan, subukan natin ulit. Yan, try natin siya ulit guys. Kasi baka may problema sa pagkabit natin ng propeller. Abat. Ayaw ah. Bakit daw? Bakit kaya may problema? Tama naman yun ano ah. Hindi nakakaangat guys yung kabila. Baka nagkapalit ito. Lipat na ulit muna. Nahirapan tayo dito guys ah. Yung taas at kabila lang ang hindi nataas. L2 L1 L1
Ano ba magkasama niyo? Oh, ano? Eh, try ulit! Ay, nakumpa. Pahirap itong isang to ah. Naangat. Ang guys, nakuha ko na yung problema niya. Dapat itong may guhit, itong guhit, makikita niyo siya dito. Yan. Yung isa nasa left. May palatandaan naman siya dito ng guhit sa gilid eh. And then dito naman sa kabila. Ganon din. Nagkapalit kasi ako kanina, akala ko pagkaintindi ko ay yung dito may palatandaan naman 'yan. Ayan. Para maging balanse yung paglipad niya. Ayan. Mali yung pagkaintindi ko dun sa guide. Kaya ito nagkatama na naman. Palit na naman ako. Kasi nagkatama. Pero pwede pa naman siya. Ayan. Try natin ulit. Pakikita niyo siya. Okay na yung paglipad niya. Kapag mali ang pagkakabit nyo guys ng lipad, ganun ang mangyayari. Ayan na siya guys, ayos na naman, buhay na naman ang ating drone. Yung ganun lang guys, ang pagpapalit ng propeller, medyo natagalan tayo kasi namali yung pagkaintindi natin. Basta yung may guhit na sa propeller, yung isa sa left at yung isa sa right. Ganun lang guys, para hindi kayo malito. Abangan nyo guys, sunod natin na next vlog kapag ano about sa drone. May hilig at mayroong mga drone. Ganun lang guys, ang pagpapalit ng propeller. Sa kapag nagpalit pala kayo guys ng propeller, palitan nyo na din yung screw kasi yung screw meron siyang rubber para hindi siya kaagad kumalas. Kaya makikita nyo yung screw may kulay blue dun sa dulo. Yan. See you soon guys ulit sa next vlog natin.